Yo, what's good? It's your boy, Awel Moto, walang bisyasin pala. At ngayon ay gagawa tayo ng isang simpleng vlog lang. Sa tingin ko, ako yung pinakaunang gagawa na ito na gagawa ng reaction ng isang moto vlogger. Naisip ko siya kasi bibihira na lang tayo makapag-rides. Tapos, mahilig din ako manood ng mga vlog ng mga tropa ko. Vlog ng ibang mga sikat na moto vlogger. So, una kong gagawa ng reaction si JHDG65, isa sa mga tropa natin na umaakyat ng marilaki. Siya yung una kong gagawa ng reaction video kasi pag pinapanood ko yung mga vlog niya, solid talaga, sobrang extreme. Kasi kilala naman natin na ano siya, na extreme talagang tao. Simula pa lang ng paglalaro niya ng skateboard hanggang sa nagmomotor siya kasama yung Team Ace Dragon. Isang solid na samahan ng mga scammer na malakas mang guys. Subukan na lang natin kung ano rin yung magiging reaction nyo pag napanood niya yung vlog niya. Kasi si JHDG65, bago lang siyang nag-vlog, pero makikita mo yung potential, yung content niya medyo naiiba sa iba. So ayan mga boss, bago natin simulan ang pananood at pagbigay ng reaction dito sa vlog ni JHDG65, ay pasok muna natin ang simpleng-simple nating intro. So ayan mga boss, tuloy na natin ang panonood. Hingi na lang din ako ng isang requisition sa inyo na mga request nyo rin na gusto nyong i-reaction video natin mga iniidolo nating moto vlogger or magandang igawa ng reaction dahil ng mga kanta lang din yan. Simulan na natin mga boss. Yung shoutouts siguro sa next vlog na lang, lapag nyo na lang yung mga magpapa-shoutouts dyan sa comment section ng ating video ng mismong vlog na to. At since ito nga pala yung ala natin guys, ito nga pala yung unang vlog natin this 2020. O sana magtuloy-tuloy o sana maging okay yung ganitong content natin, no. Suportahan niya lang guys at mag 1,000 subscriber na tayo. Ito na yung pang 1,000 subscriber natin. So don't forget to like, comment, and subscribe pa rin sa mga susunod pa nating vlog. Kaya simulan na natin. 5, 4, 3, 2. Thank you. Bakit tayo ngayon? Ngayon naman ako ng mga kasama ko. Walang ko sa meetup. Wala nang sigla. Ayan, dyan talaga madalas na meetup eh. Ayun, nag-iisa ako. Nag-iisa. Dyan ang kadalasang meetup place ng Team Ace Dragon. Wow, nice pipe. Ito rin yung review ng ano niya. Basta yung tawag doon. Sa manibela. Oh, nice pipe shit. Sagad talaga bawat RPM, no? Ayan, mga, pag may rock music na, matik na yan. Ayan, yan yung parang nakikita kong ano eh. So ayan mga boss, bigyan natin na agad ang reaction niya na kasi nakita kong isa sa signature niya kapag yung walwala na kaagad o talagang bibira na siya. Magbibitaw yan ng isang rock music o rock instrumental, metal, instrumental, ganun. Nadagdag sa hype. Ang galing din, ang galing. Isa na rin sa ano niya yan. Yun, no? Mga body position. Ayun, yung isa sa mga gusto kong ano eh. Pwesto ng camera niya. Shit. Oh, breathtaking, no? Bixi. Yeah. Ang tanga na gana.
Ubo. Oh shit, nakahiga na yun. Tambay siya together with tropa. Ayan si ano, si Soloista PH. Yeah. Instant shoutout sa bakbak again. Hindi laro na siya guys. Oh, taka na, tingnan nyo. Shit. Nasa 90 to 100. Oh, 94. Teka lang guys, teka lang. Ayun, gusto ko lang ibalik yun. Saan ibalik yung part na yun? Ayan, no? 96 po. 97. Ayan guys, kung titignan nyo. Ayan na, pare, marilaki yan. Ayan, kung titignan nyo guys. Hindi ko alam kung... Hindi, sigurado na kasi yan eh, na yung tuhod niyan, nakababad na yan sa espalto. Kung titignan nyo yung pwesto ng kamay niya sa sahig, no? Siguro sahig na rin siko eh. Ewan ko lang, pero napakalupit, di ba? Nakaka-amaze lang kasi sa bagay, sige, lagi naman sila nandyan, lagi sila nagbumabiyahe dyan, nagra-ride. Pero hindi pa rin kasi basta-basta yung talento na nagagawa ng mga ganyan. Na, yung mga normal na sa kanila yung ganyang speed, di ba? Tapos, yung grabe. Tuloy natin, guys. Oh, shit. Ayun, oh, mas siga, yun, oh. Bakbakan talaga. Higaan na talaga oh. Tsaka yung pagkuha ng corner maayos. $120, $100. Lakas. $120, $100 sa kurbada, no? Kumbaga immune na si speed eh. Kumbaga yung ayun, devil's corner. Wow. Alam mo yung mapapaganong ka rin? Yung pati ikaw, pag nanonood ka kasi, lalong tutok kang nanonood ng ganyan. Ayan. Tambay ulit sa tropa, ganyan. Ganyan sa marilaki guys eh. Hindi siya tumuloy ng manukan. Siguro baka mayroong checkpoint. Ganito kasi yan guys. Sa kanila, sa amin kasi sa pag umakit kami ng marilaki. Kasama na yung banking, yung rides, tapos kain. Tapos ayan, tambay. May kilala mo sila, lahat ng riders dyan, puro friendly yan. Ah, mga money ni Yoto, mga tropang money ni Yoto. Shoutouts nga pala sa Sherilyn's Photography. Yeah. Tuloy-tuloy lang tayo sa passion natin. Pag ganyan yung camera, gusto ko yung ganyan yung position ng camera niya. Tapos yung nasa harap, yung dalawang yun. Nasa ano, nasa chin mount. Ayan na ulit. Metal music na naman. Bakbak na naman yung mga ganyan. Tsaka mapapansin niya sa kanya guys, pagka nagda-drive siya or pag nagko-cornering, start natin corner. Ayun, pansin ko lang mula kanina kasi pag nagko-cornering siya, ano naman, nasusunod naman yung tamang pagkuha ng linya. Kumakain man ng linya, pero alam niya agad yung, kumbaga, latag ng kalsada kung meron kasalubong or wala. Siguro, minsan din naiintindihan ng iba na ano, na ganun, na kain linya, makikita ko na pipicturan or nakikita naman kasi yan eh. Hindi naman siya totally blind spot pagka pumesto ka sa kabila.
kung hindi naman ganun ka-sharp yung kurbada. So, yun napapansin ko rin sa pagkuha niya ng cornering. Bias naman, pro eh. Bukod sa pro, malakas ang loob. Alam niya na agad yung gagawin niya. Pagka kung may kasalubong man na nasa kabilang lane siya. Kumbaga malayo pa lang, nakikita niya na yan eh. Yun lang naman yun. Ako na mismo magbabansag sa kanya na nakikita kong sa napakalupit na itong tao na to. Ako na mismo magbabansag sa kanya na siya ang Max Riz ng Pilipinas. Sige, panoorin pa natin guys para mas ma-convince ko siya, o kayo, o mas ma-convince ko kayo na talagang bansagan siya na Max Riz ng Pinas, di ba? At hindi. Ayan o. Putang ida talaga, no? At talagang hindi yan lang guys. Si JHDG65 is pro na naglalaro na rin sa racetrack. Marami na rin siyang nakuhang award or ano. Marami na siyang achievement sa larangan ng karera. Yun, no? Shit, higa, no? Ano ba yan? Sigo ba kung sayo do ano? Ayan, poor accident. Ito yung mga na-actual nilang aksidente. Dito sa part ng kubo. Ayan. On the click. Gumulong. Center's kong problem. Ayun mga boss. Sa totoo naman yun sa pag-cornering. Isa sa problema kasi talaga yan. Yung center stand. Madalas sumasayad. Unahan ko na kasi kadalasan talaga sa cornering or sa dito sa Marilaki. Ang kadalasang nadidisgrasya dyan ay mga bagong umaakyat or hindi kabisado. Lalo na itong part na to. So mga may nakakaalam nito talaga, kahit ako mismo na madalas na akong dumadaan dyan, kabisado ko na yan. Medyo mataas yung speed ko dyan, talagang nalulula ako dyan. Palagi, ganun siya katinding kurbada, nakakabulaga, maliban sa Devil's Corner. Ayun na nga, ang sabi niya is yung center stand niya, tapos lowered yung gulong. Possible talaga, nasa mount lang. Nasa mount daw. Wag babanging pag-lower. Wag babanging pag-lower. Wag babanging pag-lower. Saya nila yun, no? Wag babanging pag-lower. Ayun pa isa. On the spot yun, ha? Reaction. Yan, medyo may mga hindi lang magandang reaction din. Natutuwa na may sumisayang lang. Pero hindi kasi normal na meron talaga rito eh. Huwag daw babaging pag-lower. Sniper 150. Yung una click. Ito naman yung sniper. Nabi niyo yung break. Ano ko lang pause nung sayang lang niya. Siguro slide mga ganun. Oh, nalakas mo. Ayun ako, sumasaya din yung center stand, diba? Ayun! Center stand pa rin, guys. Kitang-kita. Kitang-kita yung center stand. Yun daw yun. Oh! Center stand yan. Unang-una mo maririnig yung kayas ng center stand yan. Center stand talaga. Ayun mga boss, limit lang talaga. Kailangan alam mo rin yung limitasyon ng motor mo. Pangalan ko yung set.
Ah, okay naman. Oh! Mm-hmm. Pa! Nakadamay pa. Ayun o. Nakadamay pa. Pa! Sabol! Nakadamay pa. Pero naka ninja yata or Kawasaki o ninja yung nauna. Ang problema, gustong gusto niya sabayan, gustong gusto niyang buntutan yung, siguro gusto niya rin subukan, kaya lang yun din eh, isa pa yung cost din eh, center stand din eh, no, kumayas slide, ayun o, oh. Slide talaga. Opo. Sinasabi ko sa iyo. Kumayat 'yo ano? Ano 'yun? Sinasabi ko sa iyo, kailangan niyang pasok. Palalay ako. Sabi ni Isa Loista. Palalay diyan, palalay. Kaya ang kasi pa. Ayun, puro alanganin daw yung pasok. Siguro yung pagkuha, pagkuha ng corner, alanganin yung pasok. So guys, panood nyo na na yung mga napakaraming galat na yun. Daming galat, no? Daming kumalat. Putang ina si Dormio po. Dormio. So yun nga, si JHD din kasi guys, part siya ng 01 squad. Yun, bababa na siya. Pauwi na to. So, so yun nga guys, no, nakita niyo yung kalat. Alam din yung kumasidon, yun, sumunod. Yun, tinesting ko yung steering damper. Ayun, yun pala pangalan ng steering damper. Steering damper, so oh, tangan yung naangas. Ayun, no, side nga, no. Nakakaligo na ako ng maayos, maganda na, sa steering damper na to. Siguro, alamin din natin kung ano yung tulong. Kasi alam ko, yung steering damper, ang advantage niya. So, relax driving na lang tayo ngayon, guys. Relax na lang. Yan, pag mabilis na yung takbo mo sa steering damper kasi, ini-stable niya. Yun yung pagkakalam mo. So, since wal-wal, di ba? Nung bigla yung sarili mo na hindi ko agad na mabilis. Pantayin nyo lang. Pantayin. Kaya kaya nyo yan. Nice. Meron siya mga advice. Pantayin ng maayos nyo. Ayun mo. Okay. So guys, convinced na ba kayo na tawagin ano to? Max Riz ng Pinas? Di ba? Steering damper. So yun yung pagkakaalam ko kasi guys eh. Pagdating sa steering damper, yun yung pagkakaintindi ko o pagkakaalam ko sa stability nung handling. Siyempre pag mabilis, di ba? Kailangan stable pa rin yung manubela. Hindi siya nanginginig na matal. So yun yung pagkakaalam ko, advantage na. Bibili ako ng Z2S ko, sana may fit. Kahit di ako nagbawal ng kanya. Yeah! So ayan mga boss, hanggang doon na lang nagtatapos yung reaction video or panonood natin ng vlog ni JHDG65. Ang unang-una kong napansin yung ano, yung unang-una kong napansin sa kanya is yung pag-take niya ng corners. Sobrang suabe, smooth. Yung kahit kukuha siya ng manipis na lane sa kabila,
Eh, alam niya i-manage or alam niyang kalkulahin kung hanggang saan yung pwede siyang pumuesto ron para makapasok siya ng mas mabilis sa isang corner. Yun lang yung una kong napansin. And then yung siyempre yung pagiging extreme niya sa kalsada. Masasabi mong pro, sanay na sanay, di ba? Pangalawang napansin ko sa vlog niya, sa mismong vlog niya kasi yung reaction natin. Hindi siya ganun nagsasalita. Pero, yung mismong video, papanoorin mo talaga ng buo. Wala kang i-skip dahil yung content niya is talagang mapapatutok ka sa mga ginagawa niya lang. Ano, hindi normal eh. Diba kasi syempre sa public road tapos ganyan yung speed mo tapos puro kurbada pa, diba? Yun yung isa sa nakikita kong maganda tsaka potential niya sa pagbablog. Kaya ako rin siya nabansagang max risk ng Pinas. Yan yung content niya kanina ng ano, nung mga nasemplang. Nagustuhan ko yung kasi hindi ko nagustuhan yung nasemplang pero meron siyang mga sample ng semplang together with Solista PH na meron silang pinag-usapan na yun yung sinasabi ko sa'yo, yung gano'n, na alanganin yung pasok, di ba? After nun, meron siyang mga simpleng advice, manipis na advice. Kasi totoo naman na hindi naman kasi minamadali yung paggawa ng ganyang cornering. Inaaral, kasama ng disiplina, tsaka ano yun eh. Passion eh, hindi yung, kasi kadalasan naman pumupunta dyan, ang pinupunta, view, kurbada, kaibigan, tsaka yung pagkain, tapos relaxing. So ayan mga boss, nalobat kasi yung camera natin, sakto rin naman na patapos na tayo mag-vlog. So ang additional ko na nga lang ngayon is yung mga request nyo guys na kung ano yung gusto nyo pang gawa natin na reaction. Shoutouts kay ano, kay JHDG65. Lalagay natin yung mismong original video sa description tsaka yung mismong channel niya para mas patuloy kayo makasubaybay sa mga vlogs niya kung gaano katitindi, diba? Yung mismong ano na rin guys, yung team nila, support niya na rin or panoorin niya na rin kasama yung team niya, Team Ace Dragon. Mag-enjoy kayo, lalo na sa what's up mga Tamurlok. Yun. So comment down below yung mga gusto niyo pang gawa natin ng reaction videos, sabay-sabay natin panoorin. At i-comment niyo na lang din yung mga gusto niyo pang i-additional na reaction about din sa mga pinanood natin or yung pinanood natin. So ayun mga boss, hanggang doon na lang tayo nagtatapos. It's your boy Awel Moto, walang bisyo simbalang, together with JHDG65, Max Riz ng Pinas. Yon. So maraming salamat, don't forget to like, comment and subscribe. Comment lalo na dito guys, additional reaction nyo na rin. So yon, maraming salamat. It's your boy Awel Moto, walang bisyo simbalang. Babush. I live inside my own world of make-believe.